nagagali po, mga kabonsay. Yun. Bonsay po ang ating pinag-uusapan. Kasi po, andito po ang ating mga materyales. Una po talagang dapat natin ihanda po muna ang mga materyales sa pagsasagawa po ng ating gagawin. Yun po. At ituturo ko po sa inyo kung paano sa pamagitan po ng ating pamakabago pong pamamaraan. No? Kasi po ang bonsai, marami pong klase yan. No? Sa pagkakataon ito, sama-sama ko pong tuturo sa inyo ilang klase po ng bonsai. No? Alaman, isang klase po ng halaman ang nandito sa ating harapan. No? Ito po ang ating pinagpunan sa matangang baliti. Ano? Na ilang taon na nasa kasbo. Ayun. Kasi ito yung pinakamagandang sample natin. Ito na pong gagamitin natin. Mapapansin niyo po ang ito talaga na marami na pong ugat niya. No? Yung ugat na hanggang sa ang dahon. Masanga. Ito na yan po. Ito po ang kanyang mga maliliit na sanga. Ayan. May mga ugat po yan. Ayan. Ito po talaga yan. Natin ihanda. Ngayon, sa pagkakata ito, ilang uri bonsai po ang ating gagawin. Kasi sa pamagitan po ng bagong teknolohiya, sa paggamit po lang itong ating powder grower, no? Powder grower na ating pong gagamitin sa ngayon, no? Po ating powder grower, no? Gagamitin po natin yan sa paggagawa ng ating pong bonsai. Po, nandito rin po mapapansin niyo po ilang pet bottles, no? Ibang ibang klase na mga vase na gagamitin natin. Ayan po, oh. Pet bottles yan. Ang ganda rin po yung ilang nating halaman na buhay na, no? Ito plants. Ayan, no? Ito po, oh. Dito ay plastic bottle, no? Dari po. Agad na po yung ating mga halaman dyan. Ito po, ang lumang lote po na, no? Nagaya ng seasoning. So, no? So marami tayo pwede pong gamitin. Gaya po ng sinabi ko, ito po, ilang uri po ng bonsai na gagawin. Kasi meron po tayo bonsai na nasa lupa at bonsai po na nasa tubig. Napakaganda nga lang po mga kabonsai. Ito pong ating gagawin. Ituturo ko sa inyo po ano po tayo magpatubo. Sa pagitan ng bagong teknolohiya. Ito po malinis na, no? Kasi ito po medyo bagaman malinis po siya kasi hubis na ito. Andiyan po yung maraming mga ugat pa, no? Dito, tinanggalan po natin ang mga ugat yan. Pero ito po yan ay puno, pinagpuno natin, ha? Ayan, ha? Ayan, wala na po itong mga ugat. Wala pong dahon, ano? Malinis na po yan. No? Ito po ang ating gagawing water bonsai. Samantala, ang iba naman po, gaya po nito, medyo may malaki na. Mas malaki na ang kanyang puno. Ito, no? Kapag ito po ay umugat, itutuloy na po natin ang ilagay po siya sa lupa ulit. Kasi po ito nasa lupa na po ito. Atin lang pong medyo may mag-modify, no? Gagawin natin po ito ang pinaka-obra sa kayo, no? Kaya yan po, magkakamag-anak po yan. Iisang pamilya po ito. Na atin po ginawa isang uri po ng baliti, no? Baliti tree, no? Ngayon, ito po na mga kasama niyang ano, sa maliliit. Pag ito po tumubo din, no, nilinisan mo natin. Pag tumubo yan, gagawin din po natin, lalagay din po natin sa lupa. It's either i-bonsai or lagay po natin mga masigitas. Oh, nandito ito po, pag-bonsai. No? Ito. At tutubuin na po natin ito sa tubig o ugatin. Kapag umugat na, mas mabuti na po yung may ugat na bago natin po ilagay sa lupa. So, mapapansin po ninyo, tatlong araw magkakaroon po ng pagbago. Hanggang isang linggo, hanggang sa makita niyo po may ugat na ito. Huwag po kayo magtaka, mga kabonsai, kung mauna pong ubos-bong po dito ay dahon or ugat po dito. Papapasin po niyo, ano? Mayroon po tayong konting tasa dito. Kasi dito po lalabas ang ugat. Ayan. May 1 inch na tasa ito. No? Kasi diyan po lalabas ang ugat. No, pwede half inch lang po, ano? Pwede na. Pamalaga po, meron po silang lalabasan ng ugat. Mahamot silang lalabasan ng ugat nila. Hanggang sa patuloy na pong umusbo na rin po ang mga dahon. Pagin isang malusog puno. No. Tandaan nyo lang po, ang water bonsai po, hindi kagaya po ng bonsai na nasa lupa na
ang paglaki niya, medyo lumalaki din po siya, pero hindi nga lang katulad ng mga puno talaga na miniature size siya. Pero ang water bonsai, ano lang po siya, kung gaano po siya kalaki ng ating itinanim, pinaugat, ang lumalago lang po sa kanya, mga may ilang sanga, may ilang dahon, pero grado lang po, ano, pabagal po ang kanyang ano, paglaki. At nandito po ang ating tubig, ano, ito, hahaluan po natin ang 1.5 liter po ito, ha? No? Ito po ang bote na ito ng soft drinks, ano? Ayan, 1.5 liter po yan. Ayan, hahaluan po natin ang powder blower. Ayan po, no? So, atin pong titintahan, no? Para kita ninyo. Ayan. Kinalagay po natin ang isang sachet, no? Sa 1.5 liter na tubig. Ang tubig nga po pala natin gamitin, ano? Pwede po yung galing sa gripo. Malamang, kung gagamitin po natin direct ang galing sa gripo, kalipasin muna natin, pasinguhin po natin ng mga 24 hours para yung chlorine content po niya ay mawala, no? O hindi nagaano, matapang. So, wala naman po masama na, ano? Kasi, ito pong ating powder blower na ito, hindi po ito nakalalaso, hindi nakamamatay, no? Ito, pwede rin natin itong inanin, no? Pwede rin natin inanin na kahit pa paano. Masya, yan, no? So, yan po. 1.5 liter. Oh, so atin pong i-shake muna, ano, para siya ay matunaw. Ayan, no? Usually, patitiningin po natin muna ito ng mga 1 hour or more para medyo luminaw siya, no? Kasi, yan po, kita nyo, may iba na ang kulay niya. Medyo lumabo na ang kulay niya bago po natin gamitin, no? Ayan. So, ayan po ang ating powder grower. At i-ready po natin ang ating paglalagyan, no? So, nandiyan na po ang ating mga lagayan. Ngunit po, no? Kapag ka may ugat na po sila, no? Kaya meron din po tayo mga pet bottles na maliliit kaya nito. Kasi pag may ugat na po yan, pwede na po nating single na ilalagay po yan sa kanyang lagayan. So, either o pwede rin po yung bote ng itong ganito po, bote din po ng soft drinks, no? Yan, itong bote yung tinuto, ano? O kaya, ayan po, bote naman ng alak. Ayan, pwede po ganito, bote ng alak. Ito na po natin lalagay. Ayan, ha? Pwede din po ito na pinutol. Ayan, pwede po natin dito ilipat kapag kapag mag-ibat na, no? Ayan, ha? Paganda po, ano? At iba-ibang halaman po ito na nakababad po sa tubig. Buhay na buhay pa po sila. Napakaganda. Kaya may mga ganito po tayo mga bote. Mga lumang bote. Pakilabangan po natin. No, sa pamamagitan po ng ating gawain ito. Kaya ito po ano. Mga kabonsai. So, dahil nakaready na po ang ating mga gamit ano. Tanda nyo nga po pala, no? Linisin po natin itong mga sanga na pinutol, no? Yung mga kahoy na ito, mula sa puno. Yung mga sanga, no? At least, kukuha po tayo ng ano, yung ganito medyo malalaki na para matibay po siya at matatag. Pwede siyang tumagal lang taon, no? 3 years or more, or 5 years or more, no? At least malakas po, maano po ang buhay niya. Hanggang sa makipagsabayan na po siya sa panahon, hanggang sa mas matagal po ang buhay niya, mas malalaki. Pero po doon sa maliit, pero yung maliit po, kung ilalagay naman po natin sa lupa, pwede po kasi walang limit na yung kanyang pagsibol. No? Lagi ito po, kapag siya ibugat, pwede na po natin ilipat sa pasok. Nakay lupa naman. No? Ayan. So, ganito po yun, sa medyo malago po po itong inimpla natin po ngayon. Gagamitin po natin itong medyo tumining na po, ano? Ito na po, itong mauna po, inimpla nila para lang gamit po natin. So, sapagkat ang tasa po natin, sa medyo 1 inch na,
kailangan lang po natin ay tubig na mga 2 inches, ano? So may mga 1 inch pa po siyang allowance para makaugat po yung ating pong paugatin o patutubuin, ano? So lalagyan po natin itong isa natin lagayan, no? So ayan po, ano? Ayan. So ito pong ating lumang kitchen na to, no? Or hindi pala ito kitchen, no? Takalan pala ito na, ano? Kasi may gauge ito, oh. Ayan. So pwede na po nating ilagay dito ang ating pong mga paugatin. Ayan po, ano? So kung ilan pong kaklase dyan, ganyan lang po kasimple. Oh. Ayan. Lalagay po natin yan dyan hanggang sa sila po ay umugat. Ano ho? So, tanaknayin natin pamagkasya, no? Para maraming mailagay natin. Ayan. Po. At kapag ka po na tapos po natin mailagay po sa kanyang lagayan na pagpapaugatan natin, no? So ilalagay naman po natin ito sa isang malilim na lugar. O medyo nakatago po muna sa madilim, no? Bakit po madilim? Kasi nandun po yung ating nandun po ang mabilis na pagsibol po ng kanyang ugat or dahon. Ano po, kanina na mauna sa dalawa. Ngunit ko po, once na mauna po ang ugat or halimbawa sa dalawa, no, mauna man po yung ugat or dahon, yun po, ibig sabihin lang po, eh, buhay na po yung ating halaman. No? Umpisa na po yun ang kanyang panibagong buhay. No? So, maaari na po natin siyang ilagay sa bote. Ano? So, ilalagay po natin sa malilim o madilim na lugar para doon po siya patubuin. Ano po? No, doon po natin siya ilalagay sa madilim na lugar. Ano? Ayan. Kaya, ito po, isa pa. Ayan. Gamitin po natin. Ito po, isa nating garapon para mailagay na po natin ang ating iba pang mga paugatin, no? Ayan. So natin na pong ilalagay yan. Ayan, ito po isama na rin po natin kasi ililipat naman po natin yan sa paso, no? Ito naman dahil sa may dahon na yan, ugat na lang po ang ating hihintayin na kapag umugat na yan, katunayan buhay na buhay na siya, saka po natin dahan-dahan, lalagyan ng lupa sa paso. No? Ingatan lang po natin yung ugat niya kasi medyo masiyalan po yung pagkaganyan. Pinaugat po natin sa tubig, ano? Unlike po noong nakalagay lang sa lupa. Ayan. So, ayan po, mga kabonsai, ano ho? So, kita po natin. Pareho din po natin ilalagay sa malilim na lugar. Malilim, tago. Kung po sa nasisikatan ng araw, ano po. At akin pong ulit lang po, ano, ang water bonsai, ito po ay indoor plants, ano, mga indoor plants po yan, at po mga nasa tubig, ano, kung nasa loob lang po ng bahay, hindi na po kailangan yan ng init ng araw. At kung ilalabas po natin yan para painitan o ilagay sa ilalim ng araw, kawawa naman po kasi masusunog, mamamatay po ang ating water bonsai. So, ayan naman po yung ating nagrapa. Kaya alagaan na lang po natin sa loob ng bahay at ang sarap-sarap po ng ating pong sinisingot ay fresh air, no? Pagkat ang ating pong halaman o mga ating wala sumisingot po o sumisisip o carbon dioxide o mga toxin na nasa loob po ng ating bahay. So, napakainam po na ito po ang ating kasama sa loob ng bahay. Yan po. Yan po ang mga indoor plants na ating pong gagamitin. At ugaliin ilagay po sa loob ng bahay. Unlike po doon sa mga fake na halaman. At I mean po, maring plastic or ano po yung mga iba pang mga dekorasyon na ginagamit natin. So, napakainam po na gawin na natin dekorasyon.
ay ito mong buhay na halaman. So nandito po ang water bonsai na nakababad lang po sa tubig, or tubig lang po pinakapagkain niya, no? At kaya po mayroon tayo ditong foam. Gagamitin po natin ito once na ang ating pong pinaugat ay umugat na, no? So lalagyan po natin yan ng pagpalagay natin ito umugat na. Ito po, kikita ko lang po sa inyo ang paraan kung paano po ito inalagay naman sa ating po sa ating bote para siya ay meron na sariling bote. Ang purpose po nitong ating stopper po ito, yung tong na ito, stopper po yan, ano? Para hindi naman po pasukin ng lamok, no? Kaya meron po tayong stopper na ginagamit. Ayan, ganyan po yan kapag may ugat na, no? So pwede po nating ilagay na po sa kanya-kanyang bote. Pero dahil sa ngayon po wala pa naman sa ugat, i-check po natin yan every 3 days, ano? No? Kasi titinan po natin baka mayroon pong kiti-kiti, no? O kaya nag-iba po ang kulay ng tubig. Once na ganun po nakita nyo nag-iba ang kulay ng tubig, papalitan po natin ang ating pong tinimplang powder grower, ano? Papalitan po natin, no? Kasi baka may nabubulok na bacteria sa loob po na ano, kung napasama, napahalo doon sa ating mga pinauugat na halaman. Kaya papalitan po natin yung tubig. So once na makita po natin na mayroon na pong ugat yan, pwede na po natin inipat sa kanya-kanya pong bote o sa kanya-kanyang vase. Ano po? At sa mga pangtanim po naman natin sa paso, pwede na rin po natin inipat sa paso na may lupa naman. No, gaya po nito. At ito naman, ilipatin po natin sa lupa ito. So, mas magandang paso na babagay sa kanya. At ang powder grower din po, ang gagamitin po natin ang dilig sa kanya. No. Kung magdidilig naman po tayo sa halaman, pwede natin po gamitin ang ating powder grower kahit 3 times or twice a week man lang. Ano po, pagka buhay na sila. Or once a week, ano na po yun. No. Kasi yung iba sabihin eh, masyado namang magastos, hindi po magastos ang ating gagawin ito. Kasi napakaganda po naman ang ating ginagawa. At kapag naibigan natin, at tiyak naman natin naibigan po, magugustuhan natin ito pong ating mga halamang ito. Ano po, mga kabonsai. Kaya sa mga susunod po, ituturo pa po namin sa inyo ang iba pang mga kaparaanan, no? Ibang teknika, no? Kung paano, at mari makita na po ninyo, kaganda pa kung may ugat na ito, makikita niyo rin po, ano? Ano pa siya umugat? Gaya po ng mga ipinakita ko mga naula sa inyo, na ibang halaman dito, may mga ugat na po yan, no? So ito po, ang pinaka-umpisa natin po talagang gawin, no? Ihanda po muna natin yung mga materyales, para once na tayo po mag-umpisa na yan, eh tuloy-tuloy lang po, no? Para makita natin yung kaganapan po ng ating ginagawa. At sa mga kaibigan po natin, mga kabonsai, ngayon lang po nakasubaybay, ano? At sa iba po natin mga updates sa mga gagawin pa natin, eh subscribe nyo po ang ating channel, ano? At ipag-anyaya din po nyo sa inyong mga kaibigan pa, para matuto po sila ng tamang pag-aalaga at kung paano po ang paggamit dito pong powder grower, ano? Ayan, meron po tayo itong powder grower, ating po ginagamit, ano? At marami po tayo, no? Kaya huwag po mag-alala, at kung kayo may kailangan na powder grower sa inyo, ano, message nyo lang po ako, no? Ang inyong lingkod, at po inyong kaibigan, underwriter na partner, no? Magsasaka sa pagkakata ito, mga kabonsai, bonsai po ang ating pinag-aaralang i-culture, no? Sa pangita po ng bagong teknolohiya ng powder grower na inihalo po sa tubig. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.